60 years old, half of my life, na-serve ko sa kanya. Yes. So, expectation about single for Christ, yun nga, natagalan akong pumasok dahil tinitingnan ko yung tao, hindi ko tinitingnan yung Panginoon. Advice din sa atin yun na huwag mo tingnan yung tao kasi hindi ka mag-success. Tingnan mo yung diretso yung it's you between you and the God. Kasi kung pinili ko yun, sana pumunta ko dun sa mga kaibigan ko na kung may anong service sila. Inipinuchin pa, wala akong kaibigan dito. Ngayon pa lang, mga kaibigan ko na kayo. Yes. So, yeah. Sana after graduation, tuloy-tuloy. Kung ano yung gift na meron ako, sana ma-share ko rin. At sana ang experience ko na ito is ma-share ko sa mga kaibigan ko. Maging inspiration ako sa kanila. Although kung yung pagsasalita ko sa kanila, makornihan sila about Panginoon, about at least ma-share ninyo. Magiging inspiration kayo sa kanila. So, I think yun lang. Share the pizza. Hello po. Hi! Hi. Hindi kasi talaga ako ganun magiging speaker dahil nasa maraming tao. Ayun. Hindi, mga tito, thank you for this day na nagsiserve kayo sa amin. Kunin ko talaga itong opportunity para magpakilala rin. Kasi, sabi ko nga sa inyo, siguro hindi nyo alam kasi talagang lumayo ako kay Lord before. Hindi ko sinasabing ganun ako sobrang masama, pero slight, masama akong tao dati. Marami akong ginawang kasalanan. Siguro dahil na sa mga naging experiences ko sa buhay regarding sa nangyari sa mother ko na nawala siya kagad ng biglaan. Very tragic yung nangyari. Share ko na kasi pinatay yung mother ko before when I was 13. Until now, wala pa rin justice na nangyari, pero hindi naman ako naging paliwala siguro. Medyo okay pa naman yung buhay. Tapos, paano ba? Yun nga, hindi ako naging masyadong mabuting tao rin. Marami akong kasalanan ginawa. Sa family ko lalo. Pero, kumbaga, maraming mga tao na tumulong din sa akin. Trust issue, may ganun din ako. So, thankful ako sa inyo lahat. Kasi alam ko, nasa tamang lugar ako ngayon, na mapagkakatiwalaan ko lahat ng mga tao na nasa paligid ko ngayon. So, yeah, sa receiving kanina, to be honest, kagaya ng dito ko, wala ako talagang naramdaman ng umpisa. As in, blanco. Hindi ko lang kung ano yung naramdaman ko actually. Nung nag-start na silang mag-pray, parang pinaprocess ko pa rin sa utak ko kung ano yung nangyayari. Parang gano'n yung dating. Tapos, nung bandang medyo kalagitnaan na, parang may naramdaman na akong kakaiba. Parang ba't gano'n? Parang nagsasalita na rin ako, parang nagpe-pray na rin nga ako. Tapos, suddenly, parang bigla na akong naluha. Hindi ko naman siya sinadya, pero naluha talaga ako. Tapos, after nun, magkaanas siya sa pakiramdam. Nakangiti na ako.